ang nakaraan. Ang asaran sa pagitan ni na Nathaniel at ng mahiwagang babae na Monica pala ang pangalan ay nauwi sa magandang pagtitiginan. Dahil kay Monica ay nagpakabuti si Nathaniel. Hindi na niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. Nagtrabaho siya kahit construction worker para kumita ng pera. Pero nang sumapit ang debut o 21st kaarawan ni Nathaniel ay nagbalik na sa lupa si Satanas upang gamitin na sa kasamaan ng inaanak. Kinumbinsi ni Satanas si Nathaniel na samahan itong magpalaganap ng kasamaan sa lupa. Pero nakapatnubay sa kanya si Monica para hindi mahulog sa mga kamay ng hari ng impyerno. Walang nagawa si Satanas. Nagpupuyos ang kalooban na pinuntahan nito ang tagong lugar na pinagtaniman niya ng kasamaan. Gayon na lang ang dismaya ni Satanas. Demon Fernas! Bakit tatatlo ang bunga? Ang Demon Fernas po, mga giliw naming taga-subaybay, ay pinagsama-samang Demon nyo, Lucifer at Satanas. Kumbagay, pinakasusmaryosep nilang mga demonyo. Flashback po tayo ng konti. Noong bubot pa lang ang mga bunga ng kasamaan ay inatake ng peste, kaya't naudlot ang paglaki ng karamihan sa mga ito. Nangalagas, nangabulok, at tuluyan ang humalo sa lupa. At yun nga, tatlo lang ang natirang matibay. Naging pamaya kasi ako! Kumilos si Satanas. Pipitasin ko na ang mga ito. Walang mangyayari kung magpapaebak-ebak ako. Nang mapitas ang tatlong bunga, ay sakalang tila nagkamalay ang mga ito. Ang misyon nyo'y magsabog ng kasamaan dito sa lupa. But before that, para walang sagabal, buksain si Nathaniel at ang kasama niyang babae. Sabay-sabay na lumipad ang tatlo. Mega Man, Mega Woman, Mega Mall. Naminsala sila sa lungsod ng Mainamin. Pagkatapos maminsala, ay pumaimbulog sa kalawakan ng tatlo. Saglit lang at bumulaga sila sa harapan ni na Nathaniel at Monica. Ha! Alagad sila ni Satanas, Nathaniel. Magkapit kamay tayo. Pagsanibin natin ang ating mga kapangyarihan. Nagkapit kamay nga ang dalawa. At sa isang kisap matay, nagbago ang kanilang mga kasuotan. My goodness! Dalawa laban sa tatlo. Pwede na rin. Katakot-takot na bakbakan ito. Akin ang dalawa, Monica. Bahala ka na sa babae. Pantay-pantay ang lakas at kapangyarihan nating lima. Kaya't diskarte ang kailangan sa Nathaniel. Sumugod si Mega Man. Inapirkat si Nathaniel. Hagis siya. Lumusot sa bubong palabas. Bumagsak sa rooftop ng isang gusali si Nathaniel. Hindi pa siya nakakaporma ay heto na si Mega Man at Mega Mall. Sabay na binayo siya ng mga ito. Sa lakas ng bayo ng dalaway, lumusot si Nathaniel mula sa rooftop
hanggang sa basement. Iyanig naman sina Mega Man at Mega Mall nang gumanti si Sataniel. Mainita na rin ang laban ni Monica at Mega Woman. Tatapusin kita! Kung kaya mo! Nasingitan ng malakas na suntok si Monica. Sa tindi ng inabot ng dalagay, lumusot ito sa dingding palabas. Parang matchbox na binuhat ni Mega Woman ang isang kotse para ibagsak sa hilong si Monica. Samantalay, sa isang high voltage wire, humagis sina Mega Man at Mega Mall. Ngunit sa malas, ay lalong lumakas ang dalawa. Pinagtulungan nilang ihampas sa kalsada si Sataniel. Padadaig ba ang ating bida? Isang todong karate chop ang idinali niya kay Mega Man. Tikman mo to! Lagyan ng wechin kung kulang sa lasa! Yeah! Hati ang bewang ni Mega Man. Lumusob si Mega Mall. Nag-ipon ng puwersa si Sataniel. Sa kaki na karate chop din ito. Hati si Mega Mall mula ulo hanggang sa pagitan ng mga hita. Gayon na lang ang gulat ni Sataniel nang maging dalawa ang nahating si Mega Man. Gayon din si Mega Mall. Anak ng angas nyo ah! Kaya isa sa apat na ang magiging laban. Lumusob ang mga ito kay Sataniel. My goodness! Apat na gago na ang kalabang ko. Balikan natin si Monica. Bago siya nabagsaka ng kotse ni Mega Woman, ay nasipa niya ito at tumalsik sa araw. Tupok siya ron. Katapusan na niya. Pero hindi pala katapusan, kundi simula pa lang. Simula ng mas matindi pang lakas at bangis ng nagliliyab na si Mega Woman. Hitong sayo! Na-realize ni Monica. Rudukto nga pala siya ng impyerno. Natural, apoy ang buhay. Ang posibleng pangontrang naisip ni Monica. Benditadong tubig. Tama, magpapaulan ako ng benditadong tubig. At nagpaulan nga siya ng benditadong tubig. Nangatunaw sina Mega Woman, Mega Man at Mega Mall. Tama ang kanyang ginawa. Ngunit may konting pagkakamali. Sapagkat si Sataniel, bali produkto rin ang impyerno. Aray ko! Parang asido ang ulan. Tarantang-taranta si Sataniel. Sisilong ako rito. Pero ang nasilungan pala niya ay isang simbahan. Kaagad siyang nagliyab. Palakas ng palakas ang pagliliyab niya. Monica! Si Monica'y walang kamalay-malay sa nagaganap kay Sataniel. Hinihintay ka na sa impyerno, babae. Hanggang sa tuluyan ng matunaw si Mega Woman. Sina Mega Man at Mega Mall ay tunaw na rin. Si Sataniel naaagnas na. Pero imbis na lumabas, ay nagpumilit na makapasok sa kaloob-looban ng simbahan. Gumuguhit sa sahig ang dugo niya at natutunaw na laman habang gumagapang. Buong pagsusumamo na yumakap siya sa nakapakong ribulto ni Kristo.
Panginoon ko, tatanggapin niyo po ang aking kaluluwa. Sumingasing ang apoy sa kabuuan ni Sataniel. Bumilis ang kanyang pagkaagnas. Hanggang sa maging kalansay na lang siya na nakayakap sa mga hita ng ribulto ni Kristo. Tila wala ng buhay. Biglay, nanariwa ang mga sugat ng ribulto. Napatakan ng dugo ang bungo ni Sataniel. Dugong kumulapol sa kabuuan ng kalansay upang kay palay linisin ang dating katauhan ni Sataniel. Unti-unti nagkalaman siya hanggang sa bumalik sa dating anyo. Nabuhay muli si Sataniel bilang isang mortal, bilang isang tunay na anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon! Salamat po! Isang labas na lang, huwag kaliligtaan ang napakagandang pagtatapos!